So what is up mga kaparing, and welcome back and welcome sa ating channel. So what's up man? So ngayon mga kaparing ay pag-uusapan natin si Demon Steve. So hindi po muna tayo creepypasta encounter, kung hindi ay pag-uusapan natin siya. So ikikwento natin ang naging buhay o naging pangyayari sa unang naka-encounter sa kanya. Kumbaga tayo na rin mismo ang gaganap para maisalaysay ang kwentong ito. Handaan na ba kayo mga kapare? Okay. So bago nga po pala tayo magpatuloy sa video natin ito, ay nais ko munang patiin ng happy birthday ang isa sa mga taga-suporta natin. So happy birthday sa'yo man, at shoutout sa'yo at sa lahat po, shoutout sa inyo. Siya, si Demon Steve. Siya ay isang uri ng entity na napakadelikado. Kadalasan ay nagpapakita ito kapag sumasapit ang gabi, lalo na kapag malakas ang ulan. Kadalasan siya ay nakapaligid lamang at umaaligid sa iyo, at kung minsan naman ay nasa loob ng isang tahanan. Taong 2016 nang unang makita ang entity na ito. Sa itsura pa lamang nito ay talagang masasabi mong napakadelikado. Sa pangalan pa lamang na Demon Steve ay talagang napakademonyo ang pag-uugali nito. Nakasobrang nakakatakot. What's up? What's up and what's up mga kaparing? So ngayon mga kaparing, no, pag-uusapan na nga natin ang kwento ni Demon Steve na tiyak ay mangingilabot ka kapag narinig mo ang kwento nito at nang naranasan ng unang taong naka-encounter dito. At yan ang gagawin natin ngayon mga kaparing. So bago ang lahat mga kaparing, sino nga ba si Demon Steve? So actually walang nakakaalam kung ano nga pa talaga ang katangian at kakayahan ng entity na ito at sino nga ba ang nasa likod ng may gawa nito. Pero panigurado mga kaparing ay walang iba kundi ang mga hacker, kasi karamihan sa mga entity ay pinapatakbo ng mga hacker. So mga kaparing, hindi natin alam kung kaano pa nga ba kadelikado si Demon Steve, sapagkat sa kwento ay wala namang sinabi kung ano ang ginawa sa kanya, sapagkat nagpakita lamang ito kapag sumasapit ang gabi at napakalakas na ulan. Usually mga kaparing, sa isang player na kapag naglaro siya ng Minecraft Survival ay ang una niyang gagawin ay ang magputol ng mga wood upang makagawa siya ng mga pickaxe, axe at ang mga gamit na kakailanganin niya, at syempre ay para makagawa siya ng kanyang bahay. So ito nga ang unang ginawa ni Mr. Kate, kung saan ay nagputol muna siya ng mga puno para masimulan na niya ang paggawa ng kanyang bahay at para makagawa siya ng mga gamit na kakailanganin niya sa survival na ito. So pagkatapos nga nun mga kaparing na kumuha siya, diba, ng mga wood, ay kagad siyang gumawa ng crafting table para makapag-craft siya ng pickaxe at saka ng axe, 'di ba? Kasi usually naman mga kaparing, kailangan natin syempre ng pickaxe at saka ng axe, hindi ba, para mapabilis yung pagkuha natin ng mga wood at ang pagmimina natin. So para mas epektibo yung kanyang pickaxe, ay syempre mga kaparing ay nag-ukay siya ng stone, no, para makagawa siya ng stone pickaxe at syempre ng axe. Kung may matagpuan man siyang iron, edi mas maganda, pero base nga sa kwento mga kaparing ay wala nga siyang natagpuan na iron at ng coal. So kaya naman ay naisipan na niyang umakyat sa taas, so para masimulan na niya ang kanyang tahanan. Kaya naman ay nagputol pa siya ng maraming wood at pagkatapos nun ay nakapag-decide siya na simulan yung kanyang bahay. So mga kaparing, ang lagi ko nga pong sinasabi sa inyo kapag gumagawa tayo ng bahay, eh hindi naman kailangan na maganda o malaki ang ating tahanan. Kung sa tingin mo ay sakto lang, lalo na kapag survival
world, no, diba? Yung tamang-tama lang, nasakong-sakto lang. So, yun nga ang ginawa ng player na ito, diba? Parang katulad lang natin, no, na hindi naman eh, bakit natin kailangan ng malaking bahay eh? Hindi naman tayo mananatili dito habang buhay at saka survival lang naman siya, diba? Survival world. So, gumawa nga siya ng bahay, mga kapareng, na sakto, maliit. Yung katamtaman lang, no, basta ang mahalaga ay mayroon kang matutuluyan, hindi ba? Kasi sa lagay na to, mga kapareng, ay sumapit na nga po ang gabi at nakapaligid ang mga zombie. So kaya naman gumawa siya ng katamtamang bahay, pero tingnan natin ha, malay natin, no, sa una ay hindi siya gaano, pero baka naman gumanda siya pag natapos na. Makalipas lamang ang ilang sandali na ginawa niya ang bahay niya, ay kagad niya itong natapos sa loob lamang ng ilang minuto. So mga kapareng, ay kung makikita nyo naman, no, so hindi yan mismo ang bahay na ginawa niya. So hindi ko alam kung ano itsura ng bahay niya, at base nga sa kwento ay may kalaitan, no, at saka may bubong na paganyan. So ganyan nga ang ginawa natin, no, mga kaparing. So pagkatapos nga nun ay pumasok na nga siya sa loob at balak ng matulog. Subalit hindi siya makatulog. Hindi ba kapag nag-iisa ka lamang sa mundo mo, kapag natulog ka ay kagad kang makakatulog at mag-uumaga? Pero sa lagay niya ay hindi nga yun nangyari, mga kaparing. Subalit nag-iisa lang naman siya. Kaya naman bumangon siya at lumabas, nasa may pintuan, at tumingin sa labas kung ano nga bang meron at bakit hindi siya makatulog. Sa labas ay napakalakas na ulan. Ulan na sa tingin natin ay siyang hudyat na mayroong isang nilalang sa mundong ito.